Good morning, relevance, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, October 20, 2024. As usual, marami pong mga samutsaring balita na namamayagpag ngayon sa social media. Ang unahin na po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang revelasyon mismo ng Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Well, kung atin pong napanood ang kanyang revelasyon, makikita po natin na talagang punong-puno na po ang ating Vice Presidente sa ginagawa ng bangag na Pangulo at ng kanyang bangag na administrasyon, kasama po ang most corrupt 19th Congress of the Philippines. Wala pong ginagawa ang administrasyong ito at ang nasabing tiwaling kongreso kung hindi po sirain ang legacy at piliting ibilad sa sambayan ng Pilipino ang di umano ang katiwalian ng kasalukuyang Vice Presidente at ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Makikita po natin ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sa walang habas at patuloy na ginagawa ng Quadcom o ng itong Quadcom Committee o Quad Committee House, at ganun din po itong ginagawa ng Good Governance Committee on Good Governance and Accountability, kung saan po dahil hindi nila mapiga ang COA na sabihin na may katiwalian ang ginawa Vice Presidente with respect to confidential funds in 2022. Kaya kanila pong pilit na inimbestigahan ang mismong mga staff na nasusulpi na po under pain of contempt ang mga staff ng OBP upang kanila pong pigain. At ganun din po ang staff ng DepEd noong panahon na in order to testify during the incumbency of Vice President Duterte as Secretary of DepEd relative to the expenditures of confidential funds and the amount 125 million. Samantalang po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung itong Quadcom at itong Committee on Good Governance and Accountability at the Lower House ay talagang totoo po na nangangalaga sila sa pera ng bayan, na yun ang kanilang sinasabi, na kaya gusto nilang tingnan yung details of expenditures of 125 million confidential funds 2022 ang Vice President. Kung gusto po talaga nilang tingnan ito o itong pangalagaan ang pera na sambayan ng Pilipino, dapat po ang imbestigahan nila ay ito pong sinabi ni Kimbo, Chairman of the Committee on Appropriation of the Lower House, na di umano mayroong 500 pundo na kalaan sa 1,521 flood controls na ayon kay Kimbo ay dinivert ito ng ating, at dahil dinivert, hindi po nagawa
yung mga 5,521. Gayunpaman, ito ay inireport ng bangag na Pangulo noong kanyang suna na di umano ito ay nakumpleto. So kung nais talaga po na pangalagaan ng lower house ang pera na sambayan ng Pilipino, itong napakalaking halaga na ito ay dapat po imbestigahan ng Kongreso o ng Quadcom kung saan napunta ang pera na yan. At gayon din po yung 90 billion na hinugot mula sa PhIL, dinala sa Malacanang. So dapat po imbestigahan niya. Ngunit ano po ang ginagawa ng Quadcom at maging ng Committee on Good Governance at the lower house? Pilit po na nagko-concentrate sila, binubusisi nila kung saan ginamit yung 122 million confidential funds ng DepEd for the year 2022. So ano po ang ibig sabihin nito? Kapong they are just looking faults as to how the said confidential fund was spent in order to find out fault in the OBP so that they could file an impeachment this year. Sabi nga ni Erwin Tolpo at ng Makabayan Black, talagang nakahanda na po an impeachment complaint laban sa Vice Presidente. At kanila po itong gagawin. At alam nilang kanila pong magagawa sapagkat lahat po ng membro ng Kongreso ay nababayaran ng ating bangag na Pangulo. Sapagkat sa laki po ng pera ng Malacanang na hindi po tinitingnan ito ng lower house despite their claims that they are there to protect the money of the people. Kita po natin dito mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung pagiging double standard ng Kongreso. Bukod po dyan, kung ating pong mapupuna, patuloy ang investigasyon ng Quadcom tungkol po sa mga EJK leading to the establishment of direct evidence against the former president relative to his war on drug. May napanood po tayo na isang video clip, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung saan mismo itong si Ace Barbers na siyang overall chairman ng Quadcom noong mga panahon na Pangulo si President Duterte, bring puri po ni Congressman Barbers ang war on drugs ng ating Pangulo. Ang sabi pa nga niya doon, nagpapasalamat po siya sapagkat sa napakahabang panahon, tanging ang Pangulo lamang, Pangulong PRRD, ang nakagawa ng isang realistic war on drugs na nagpatino sa bansang ito. At matindi po ang kanyang pagpapasalamat sapagkat sabi niya, without the president doing substantially the war on drugs, hindi po